Magandang umaga, mga buddy. Hindi na natin ipapakita dito yung mga naging kaganapan noong presidential debate sa COMELEC. Tsaka itong mga sinasabi na dagsana naman daw yung mga pumunta dito sa event ni Lenny Robredo. Kasi may mga nakita na tayong post, alam naman natin yan . Hindi na natin kailangan pang busisiin, ika nga. Pero may ilang mga pag-uusapan tayo dito na konektado doon sa nangyari na presidential debate, na kung saan ay yung mga kandidato na dumalo ay kanya-kanya ng opinion, kanya-kanya ng pasiklaban, kanya-kanya ng pagsagot. So yung pag-uusapan natin dito ay itong pahayag ni Senador Kiko Pangilinan. Kasi hindi ako sumasang-ayon dito sa kanyang sinabi. So bago natin pag-usapan yan, mga buddy, at pupuntahan din natin yung mga naging kaganapan dito naman sa Marikina. So pasensya na kung medyo late yung ating reaction video ngayong araw to, dahil galing tayo sa talagang nakakapagod na duty. So almost 16 hours tayo nung isang araw. After ng 16 hours, natulog lang tayo ng siguro mga 4 na oras, pasok na naman tayo. So talagang walang panahon. Kita nyo yung ating last na ipinalabas na vlog, nasa van tayo, isiningit lang natin yon. So ngayon, ito yung ating pag-usapan. May mga pahayag kasi dito yung mga kandidato, kagaya nitong si Rizalino David. Ayan, mga buddy, si Rizalino David. Ito yung kanyang sinabi: marami akong masasabi para iboto niya ako at yung aking kasama na si Dr. Montemayor. Pero at the end of the day, hindi kami mananalo. Wala ni isa dito ang mananalo kay Sara Duterte. Wala ni isa doon sa mga presidential candidates ang tatalo kay Bongbong Marcos. Kaya ako ay nananawagan sa aking mga kasamang mga kandidato: let us form a grand coalition to defeat Marcos and Duterte. Please do a selfless act. Wow, selfless act daw yun pag nagkaroon sila ng grand coalition. Let us defeat Marcos and Duterte together. Only in your wildest dream, Rizalino David, ha? Kahit na magkaroon ng mga ganyan-ganyan mga coalition, hindi pa rin yan uubra. Sa palagay ko. Ito yung pinaka-the best ko na basa. Ang sabi ni Dr. Jose Montemayor: ayokong pinag-uusapan ng isang tao, tinataga sa likod, wala naman siya. That is not the general attitude of the Filipinos. Respectful po tayo. Ayokong saksakin natin ang wala. Kasi itong mga ibang kandidato, sa totoo lang, bumilib ako dito kay Dr. Jose Montemayor kasi kakaiba siya. Yung ibang kandidato, pinag-uusapan si Bongbong Marcos. Yung hindi niya pagdalo, parang ang laki-laki ng issue. Pinag-uusapan nila si Bongbong Marcos, wala na doon, ha. Sa halip na mag-focus sila doon sa sinasabi nila sa taong bayan, yung gusto nilang ipakita or gawing plataforma. Ala, yung iba nandoon kay Bongbong Marcos, talagang siya yung tinitira. Yung issue na naman yung hindi pagdalo niya, pati yung kay Sara Duterte, di ba, hindi rin nung dadalo. May sinabi si Pastor Apollo Cabuloy, ang sabi niya dito, ayan: who loves the Philippines? Ibig sabihin yung sa kandidato, ha. Those that will not let us go to destruction. Siyempre. Those that will not love the CPP, NPA, and the F are the ones who love the Philippines. Kung may mga kandidato na alam nyo na sumusuporta sa mga legal front, dito sa CPP, NPA, those that will go against drugs in the Philippines that destroy the youth and adults alike, they are the ones who love the Philippines and the Filipinos. Okay, napakagandang pahayag yan ni Pastor Apollo Cabuloy. Okay, next natin na pag-usapan ay itong nabasa ko. Ayan, itong kay Kiko. Ang sabi niya dito kasi, wala si Mr. Marcos kagabi. Wala si Sara Duterte ngayong araw. Kaming mga kandidato, lumiligaw kami. Nililigawan namin ang butante. Pag lumiligaw, dapat humaharap. Itong si Kiko, mukhang hindi updated doon sa mga naging kaganapan sa Marikina. Alam nyo kung bakit, mga buddy? The best kong nakita dito sa nangyari ay yung pagharap ni Bongbong Marcos. Di ba, hindi nga siya umatid ng presidential debate ng COMELEC.
yung pagharap niya sa iba't ibang mga klase ng grupo, mga sektor, yun po ang pinaka the best na ginawa ng unit team ng kampo ni Bongbong Marcos. So ito sinasabi ni Kiko Pangilinan, na wala si Mr. Marcos kagabi. Actually, itong issue na to matagal na to eh. Kagaya ng sinasabi ko lagi, hindi na nag-a-apply ng trabaho si Bongbong Marcos para magpa-interview pa. Kasi tinanggap na siya ng mga tao. Yung mga ginagawa na lang unit team ngayon sa kanilang mga event, mas efektibo ito kaysa sa pag-attend ng debate sa nakikita ko. Kasi actual sila na pumupunta sa mga lugar. Gusto nila na makaharap yung mga tao. Ano bang nangyayari sa debate? Halos pare-parehas na itatanong. Oh. Mas maganda kasi yung actual, yung may personal ka na pakikipag-komunikasyon sa mga tao. So ano ba ito sinasabi natin? So dito sa Facebook page ng Presidential Tracker, may mga nakita tayo dito ng mga video na kuha doon sa Marikina na kung saan ay si Bongbong Marcos sinagot niya, no, direktang sinagot niya yung mga katanungan ng mga tao dito sa Marikina Town Hall meeting na nangyari. Una, Sir Marcos, paano niyo po kami maikayat ng mga kabataan upang magtiwala sa uri ng inyong gobyerno o pamamalakad upang maglingkod o makisali sa nation building or pagpapatibay po ng ating bansa ngayong laganap po ang misinformation at disinformation? Siguro ang pinaka maganda para medyo maiwasan yung mga lumalabas na hindi tama ay kailangan kami din. So dito sinasagot ni Bongbong Marcos yung tungkol sa disinformation. Okay? Next. Dito naman sa LGBTQ. Po, magandang gabi po, Senator Bongbong. At ako po ay nagre-representa ng LGBTQIA+ community. Ang katanungan ko po ay ano po kaya ang mangyayari doon sa SOGI bill na since 1996 nandoon na po, binalangkas na. Okay, tayo. Ibang sektor naman. Okay, next. Panoodin natin. Huwag na natin nga tapusin yan kasi dito na lang nyo puntahan sa Presidential Tracker Facebook page. So may mga nakita pa tayo dito. Oh, dito naman sa transport sector. Dalawa lang po naman tanong ko. Yung una kong tanong, hindi ko kami pinagbigyan ng LTFRB ng kaperanggot na piso. Tapos yung tulong na fuel subsidy, hanggang ngayon hindi pa umaabot talaga sa hani ng transportasyon. Ano yung una? Hindi ko pa... Yung na hindi ko pinagbigyan ng... Oh, so yan yung sa solusyon sa transport sector. No? Binigyan niya ng kasagutan dyan. Then next, yung mga single parents naman, mga buddy. Sir Bongbong, may katanungan lang po ako tungkol po sa mga solo parent. Bilang po ako po yung mga kapatid at mga hipag na solo parent, ano ba ang mga programang makubuluhan ang ibabahagi nyo sa... Ano bang pinakakailangan ninyo? Ako ang iniisip ko. Oh, di ba? Okay, next. Meron pa dito. Maganda yung ginawang ito ni Presidential Tracker, no? Sa mga senior citizens naman, mga buddy. Pagbalang gabi po sa inyo, Kuya. Good evening, Kuya Senator. Hindi ko naman yan to senior citizen. Mukha senior kang po, Kuya. Hindi ka pa qualified. Magkaedad yan. Pareho tayo na ayaw aminin. Sektor po ng senior citizen. Hanap pa tayo kung meron pang ibang grupo dito. Sa OFW. Sa mga kagaya natin na OFW. Ako po si Mary Grace Liagono from Tumana OFW. Sige po, ano po yung katanungan ninyo? Meron ba? Para makalikha ng trabaho. Okay, next. Yung last natin na puntahan. Isang doktor naman ang kanyang hinarap dito. Ano ho pangalan nila? Naimbag Tirabi. Naimbag Tirabi. Ito, medyo napanood ko to. Ayon naman doon sa medical aspect, paano susolusyonan ni Bongbong Marcos yung mga kababayan natin na hindi makapagpa-hospital, etc., etc. So, kita ninyo, ilang grupo ang kanyang hinarap, ang kanyang sinagot, ang mga katanungan, nagpaliwanag, ipinakita yung kanyang plataforma. Kaya ito sinasabi
ni Kiko Pangilinan. Sabi niya, kaming mga kandidato, lumiligaw kami. Nililigawan namin ang butante. Pag lumiligaw, dapat humaharap. Eh, iba eh, siguro yung style ng panliligaw nila eh. Eh, si Bongbong Marcos, gustong umiba ng style. Hindi naman palaging ano eh. Nasanay kasi tayo mga buddy. Paano nyo ba nililigawan yung inyong mga asawa? Pumunta ba kayo sa bahay? Kung siguro noong mga unang panahon, pupunta kayo sa bahay. Diba, eh, napapabalita yan na magsisibak, mag-iigib. Ayan. Yung iba naman, kagaya sa panahon natin, siyempre meron ng ano, meron ng cellphone, minsan sa text lang. Pero ako ha, pumunta talaga ako sa bahay. Ah, yung unang ligaw natin, talagang nagpakilala tayo. Siyempre hindi naman palagi na puro text lang. Pero siguro mga panahon ngayon, mga kabataan, social media lang, nagkakasagutan na sila. No, nagkakapalagayang loob na, na hindi pa kami siya nagkikita. So uso-uso pa nun yung eyeball na tinatawag. So iba-iba ng paraan ng panliligaw. Ito yung tinutumbok natin dito sa video natin. Yung pagharap ng mga ibang kandidato sa debate. O sige, yun ang gusto nila na ano, na style eh. O. Tsaka hindi naman ano, hindi naman talaga anong tawag dito, compulsory yan. Nasa kandidato yan. Ito si Walden Bello, nagpahayag din na sabi, dapat nga daw parusahan yung mga hindi itong klase ng mga tao na walang ano. Yan ang sinasabi ko. Kapag ang kandidato, minamahal ang komunista, huwag niyong iboboto. Kaya, makinig kayo doon sa sinabi ni Pastor Kibuloy. Yun lang po yung ating paalala palagi dito. Kaya ako, naniniwala ako na kahit hindi umattend si Bongbong Marcos sa debate, hindi makaka-apekto to sa kanya. Kita ninyo yung sagot ng ating mga kababayan dito, mga OFW. Diba, isiningit natin yung katanungan natin. Ano opinion ninyo sa hindi pagdalo ni Bongbong Marcos sa COMELEC presidential debate? Sabi nila okay lang. Yun ang gusto niya eh. Ibang diskarte niya eh. Oh. Tsaka hindi naman makaka-apekto talaga ito. Eh bakit pag umaten ba si Bongbong Marcos sa presidential debate ng COMELEC? Yung mga kakamping, lilipat ang boto sa kanya? Boboto sa kanya? Di ba hindi? Sa palagay nyo ba, yung hindi pag-attend ni Bongbong, yung mga totoong BBM supporters, hindi na boboto sa kanya? Hindi ganun eh. Hindi nyo na mababago yung isip ng tao. Ganun lang yun. Mapera na lang na gumawa ng kalokohan si Bongbong bago mag-May election, no? Magkaroon ng iskandal, magkaroon ng kung ano-anong mga issue na talagang positive na siya yung gumawa. Ayan. Siguro, pati ako, kahit ako, magbabago yung pagsuporta natin. Yun lang po yung ating gustong iparating dito sa ating video. At panghuli, maraming salamat po sa lahat ng mga subo-suporta dito sa ating YouTube channel, lahat ng mga BBM supporters, at saka siya nga pala mga buddy ha. Gusto ko lamang uling ulitin na mag-follow kayo doon sa Facebook page ng XSOX Group or yung XSOX. Diyan ilalabas nila yung mga mangyayari, yung mga kalokohan ng COMELEC at saka ng Smartmatic. Pinag-usapan na natin yan isang araw. Gusto ko lang uling ulitin, gusto ko lamang subaybayan ninyo yung Facebook page na yan, at talagang marami kayong madidiskubre, marami kayong malalaman tungkol dito sa mga kalokohan. So nagbanta sila sa COMELEC, nagbanta sila sa Smartmatic, at saka itong mga survey na to, number one pa rin si Bongbong Marcos, and base sa kasaysayan mula doon sa panahon ni ERAP, ni Noynoy, ni Duterte, lahat sila nangunguna sa mga survey. Pero bukod tangi itong kay Bongbong Marcos, dahil nangunguna na siya, ang taas-taas pa, maabot pa ng 60. Kaya parang imposible nang matalo si Bongbong Marcos. Huwag lang talagang magkakaroon ng dayaan. Pero nandiyan naman yung grupo ng XSOX para sumubaybay dito. Basta tayo, palagi tayong maging mapagmatsyag sa darating na halalan. Ilang araw na lang mga buddy, magkakaalaman na. Walang tulugan yan, walang tulugan. At bantayan natin mabuti. Kagaya nung palagi natin sinasabi, walang iwanan para sa bayan.